Welcome back po sa aking YouTube channel. Good morning po sa inyong lahat. For today's video po, ang aking gagawin ay ipapakita ko sa inyo kung paano ang paggawa ng juice from miracle fruit po. Ito po siya. Ayan. But before that po, sa mga bago sa aking channel at sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and huwag po kalimutang pindutin po ang bell button para ma-update po kayo sa susunod ko pang videos na gagawin. Okay po, bago ko po ipapakita sa inyo ang process talaga ng miracle fruit, meron po muna tayong i-shoutout. Shoutout dyan kay Sherwood Joy Cristobal at kay Leonie Lianza. Maraming salamat sa palagi niyong panunood sa aking videos. Sana pagpalain po kayo at patuloy niyo kaming suportahan. Maraming salamat. So, okay mga kamamzel, a miracle fruit po ay hindi naman siya malaking puno talaga at marami din po siyang mga bunga. Hindi ko alam kung familiar sa inyo ang puno na to. Hindi lang po ang bunga po ang kailangan natin or may mga benefits po. So, meron din po siya yung sa mga ano niya, mga leaves, sa mga dahon. Ayan po. Itong leaves po ay pwede nyo pong ilalaga at iinumin po. Pwede din po siyang pantapal sa mga sakit-sakit, sa mga kasukasuan po natin, lalo na po sa ating mga nanay at sa ating mga lola. Depende naman po yon, kasi pa, sa amin po kasi bilang nasa province po at kinalakihan na po talaga yung mga herbal-herbal. So, depende na po yun kung talagang sa mga paniniwala natin or ng mga nanay at mga lola natin. Wala naman pong masama kasi herbal naman po ito at hindi po siya nakakasama talaga. So, kapag mag-tapal-tapal pa kuya dito, pag may mga sakit-sakit, kailangan lang po kayong kumuha ng mga dahon. Ganyan po. Tapos yung dahon na kukunin nyo po, dapat hindi siya yung pares. Dapat halimbawa, 3, 5, 7, 11, ganyan, 13, 15, ganyan po siya. Tapos ang pagtapal naman po, dapat ito siya nasa baba. Halimbawa, masakit yung dito mo, braso. Ganyan ang pagkatapal niya. Ayan. Ganyan siya, tapos ipaikot mo lang, tapos babalutan lang siya. Na-try ko na rin po ito dati, yung masakit ang binti ko. Tinry ko lang naman, kasi wala naman pong masama. Medyo okay naman po, gumaling-galing. So, ayan po, pwede siyang pang ilalaga. Pag salaga din naman, ganun din po. Sabi lang nila, ang pagpalaga din ito is yung tatlo, ganyan, tatlong dahon, 5, 7, ganyan po. Basta, hindi lang po siya yung talagang magpapareho, di po ba, sa mga ano natin. So, marami po siyang ano, marami po talaga siyang dala itong ano na to, itong fruit, hindi ko alam kung prutas ba to siya or ano. Basta ito po siya. So, ngayon ipapakita ko na po sa inyo. Ito po, medyo matigas. Matigas talaga siya. So, papakita ko sa inyo kung paano. Okay po? Okay po mga kamamzel. Gagamitan ko po siya ng lagari kasi po medyo matigas talaga ang shell nitong ano, miracle fruit. So, kailangan lang natin siyang lagariin at mag-ingat lang. Medyo medyo nagkaroon na siya ng ano, medyo mahirap lang, kailangan talaga ng malakas. Ayan. Okay, ayan na po siya. Ayan po magiging itsura niya. And then, kakayuri lang po natin yung laman. Yung laman, linisin muna natin to. Ayan natin yung mga ano.
pansin lang natin, kukunin. Tapon lang natin. Okay po, kayo rin lang po natin ang laman. Ayan. Okay. Ito lang sa kaldero. Baka po may mga katanungan kayo or sa mga ano, yung mga kadalasan tinatanong bakit siya tinatawag na miracle fruit. So, sabi naman po nila, kaya daw po ito tinatawag na miracle fruit kasi talagang ano siya, napaghimala daw itong fruit na to. Nakakagaling daw po talaga. Kaya maraming sumubok sa, alam niyo po, sa ano, sa province po namin. Yung mga ganito, pinagbibili to nila, yung mga, siguro ganito kalaki, mga 50 peso. Pag yung, kasi meron itong mas malaki talaga, ayun, yung mga taga mo. 100% depende po sa laki. Marami pong bumibili nito sa province namin kasi po talagang, parang ewan ko, parang naano na nila na talagang nakakagaling daw talaga. Kaya ano lang. Kasi mama nito, maraming tanim. Kasi alam mo na, mga ano. Sila mama kasi maraming mga maintenance dahil pareho sila ni Papa na high blood. Tapos si Papa, diabetic. Kaya hindi kailangan na umaasa sa mga maintenance na gamot kasi daw nakakasama din daw yun sa kidney pag laging gagamot. Kaya minsan, lalo na sa mga talagang sa province is umaasa talaga sila sa mga ano, herbal. Kaya ito po, isa din daw to sa mga ano, nakakagaling din daw to sa mga may mga sakit na mayoma. Ayan. Basta't ano lang. At saka itong shell na po ito, itong ano niya, ito po, ito. Grabe po ba to katigas? Pwede mo to siyang anuhan? Ayan ko, pwede siguro itong pagtaniman din ng ano, bulaklak. Pwede sigurong upuan. Pwedeng lagyan ng pagkain ng mga ano, pusa, aso. Ito, katapos na rin po tayo dito sa pangalawa. Ayun na po siya na ilagay natin sa kaldero kasi lulutuin pa natin. Maghuhugas muna ako ng kamay para mas malinis. Okay, nahugas na po ako ng kamay. Malinis na yan. Ang gagawin lang po natin dito is yung parang i-smash. Igaganon lang natin. Oh. Durugin. Yan, ganitohin lang natin para mas maglabas yung katas. Ito ano to eh, parang magic din to. Puti yan, mamaya magiging ano yan. Ano bang ano yun? Purple or black? Kailangan na natin siyang durugin para mag... Tapos pag niluto natin to, wala na siya. Walang tubig-tubig to ha. Ito lang talaga magkakatas. Magkakaroon to siya ng katas. Yun yung magiging juice niya. Huwag po kayo mag-alas sa kamay ko kasi malinis po talaga to. Naghugas ako. Wala kasi akong gloves. Pero malinis talaga. Pasensya na po kayo ha at wala akong gloves na gamit. Pero malinis po talaga yan. Tsaka nagupit ako ng kuko kaya malinis talaga. Ganyan lang ito natin. Okay po, ayun na po. Nailagay na natin siya. Paapuyan na natin. Lulutuin lang natin siya. Okay. Hintayin na lang natin na maluto. Okay. Ayan po siya. Kumukulo-kulo-kulo na. Tingnan nyo po yung puti nagiging ano ba to? Black. Ayan. Magiging ganyan po siya pati yung juice niya. Ayan. Hintayin lang po talaga natin na maglabas yung mga katas. Okay.
Okay, ayan na po mga kamamzel, nag-black. Wala na siyang puti na nakikita natin. So, pwede na natin siyang patayin ang apoy. Ayan. Tapos nito, hintayin natin siya na ayan po siya oh. Hintayin natin siya na maglamig kasi sasalain pa natin siya para ito matanggal to. Ito siya. Tatanggal yan. Isasala natin siya ng, kung may mga strainer kayo, pwede yon. Pero kailangan natin siya yung sa mga malilinis na, malinis na tela, pwede doon para mas, talaga siya masala. Para pag ininom mo, mas maganda. So, ayan, hintayin na lang natin po na lumamig siya bago salain. Okay? Okay po mga kamamzel, medyo mainit-init pa, pero okay na siya. I-ano lang natin, sasalain lang natin. Dito muna. Tanggalin mo natin yung Iano lang po natin ng mabuti to, mga kamamzel. Ayan. Para yung patas na talaga. Tapos ito, na siya itatapon. Okay po, uulitin lang po natin ang process ng pagsala. Pero kailangan lagyan na natin ng ito parang ganito. Para mas pino talaga. Para mas mauna talaga natin yung mga Okay, pagkatapos po nito, ibabalik lang po natin, lulutuin natin siya uli ng kahit siguro mga lang. Mga 2 to 3 minutes lang siguro. So, ayun na po. Ibabalik lang natin siya. Apoyan lang. Hintayin lang natin. Hinaan lang ang apoy. Pag magkulo lang siya, okay na yun. Para lang siya hindi madaling masira. Okay po. Okay, ayun na po mga kamamzel. Kumulo na po siya. Ayan. Patayin na natin yung apoy. Tapos palamigin. Pag lumamig na po siya, ilagay na lang sa mga pichel, tapos ilagay na lang sa ref para ma-preserve po siya ng mga ilang weeks. Tapos every day, isang baso or kalahating baso lang po ang iinumin. Good for the body daw yan, good for the health. Hello mga kamamzel, ito na po. Malamig na po ang aking miracle fruit. Ayan na siya. Ganyan lang po siya kadami kasi po maliit lang yung miracle fruit ko. And then, ito na rin iinumin ko. Cheers po sa inyo! Yummy po. Okay po, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking video. Kung paano ko po ginawa ang miracle fruit to juice po. Maraming salamat. Ingat po kayong lahat. God bless po. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye!